Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the Godspeed. Amen. Magandang umaga muli mga kapatid. Salamat sa Panginoon na tayo ay nagsama-sama muli upang manalangin sa pamamagitan ng teknolohiya. Kung meron kayong mga Bible, makibukas kayo sa akin sa Romans 12 verse 3. Sabi dito, "For through the grace given to me, I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment as God has allotted to each one a measure of faith." So dito ang gustong i-emphasize ng Panginoon, yung pananaw natin sa ating mga sarili ay yung parabagang hindi tayo dapat nagyayabang at minamaliit ang ibang tao, na kung saan ang tingin natin tayo lang ang pinakamagaling, tayo lang ang pinaka marunong, at tayo lang makagawa ng mga bagay na akala natin na hindi kayang gawin ng iba. At kung titignan natin, sinabi din dito ng Panginoon na maging mapagbantay tayo doon sa ating paghuhusga, lalo na sa ating kapwa, dahil bawat isa naman tayo binigyan ni Lord ng abilidad at pananampalataya. So dapat maunawaan natin na kung may mga ibang tao meron naman silang mga abilidad na kung saan ay ma-enhance at matututunan din nila. At minsan pa nga, pag naturuan natin sila, mas magaling pa sila sa atin. So, dito, ang nais ng Panginoon, iwasan natin yung maging mayabang at magmalaki. Bagkos maging tama ang pananaw natin sa ating mga sarili. Lalo na sa mga tao na nakakasalamuhan natin, nakakasama natin sa trabaho o sa gawain. Hindi natin sila mamaliitin. So, sige po, yan ang gusto nating pag-pray sa umagang ito. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming po salamat. Nakita po namin sa iyong mga salita na ang aming mga pananaw sa aming mga sarili, maitama namin. At tunay nga, O Diyos, hindi kami dumating sa point na kami po ay nangmamaliit ng iba at nagyayabang na lubos pa sa abot ng aming magagawa at makakaya, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na unawain at tulungan, turuan yung mga tao na sa tingin namin, Lord God, na mahina. At parabagang hindi nakakaya yung ginagawa namin, Lord God. Salamat po, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So muli mga kapatid, ang kailangan nating i-emphasize sa bawat isa ay yung pananaw natin sa ating sarili. Itama natin. Huwag tayo masyadong overconfident. Bagkos yung confidence natin, ilagay natin sa Panginoon. At huwag nating maliitin yung mga iba na kung saan mahina ang mga abilidad nila. Salamat po. Godspeed. Meron akong magandang balita. Pakinggan nyo to. Tiyak, matutuwa kayo. Uli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko, dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to. Wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos. Tagumpay tayo. ₱500 Elite Club members. Only a few who dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together, we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference. Guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aral. Kung member ka, pwede ka mag-aral. Saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aral. Kahit nga hindi ka born again,
pwede kang mag-aral. Yung apat na yan, pwede mag-aral. Idagdag mo pa yung pure use sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron din also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwira ng iba, gusto, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok, hindi ako pwedeng pumasok ng gintong araw, ang available ko lang is dalawang araw, kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-i-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano bang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed!